talaga nagtayo ng bandera ng apat. Diba? Ikaw talaga. Kinabog mo na nga, nanalo ka pa. Bukod sa beso na walang kalaban. Hindi, eh yun nga, totoo naman. O, ikaw talaga yung nagtayo ng bandera nyo. Oo. Salamat naman, diba? At sa mami nakuha ang apat through me and... Eh, forever grateful ako kay Direk Brillante. Kasi imagine, siya, sabi ko nga, siya ang nag-rebrand talaga sa akin. Type mo ba yung pag-rebrand? Kasi masaka yung word na rebrand. At saka, hindi ka nagpakabukage yun, Day. Nung nag-brillante siya, nanalo siyang best artist. Nanalo ka rin ng brillante ka. Kaya nga talaga, hindi tumarap. Oo. Hindi ka naging Direk Brillante. Nauna ka pang mag-request sa kanya na nagawa ng pelikula. Pero ang iwanan niya si Judah. Kasi nakabalin siya, nagigas na siya sa moments. Sabi ko, kukusap kami yung kapapangan, Direk. Dapat naman magkasama tayo. Nauna pa si Judah. Nalaman ko may Mindanao, hindi pa rin ako yun. Pero hindi ka nagpakabugmar. Pero mas bagay sa akin ito yung Kapampangan. Oh. At syempre, dedicated sa mga Kapampangan. At first summer MFF. Pinag-gitnaan ka na ng dalawang Padilla. Ikaw na nga. Sinamit siya ko ng Padilla. Hindi. Una talaga, iniisip ko na, ang gagaling kasi nila, napanood ko yung movies nila pareho eh. Sabi ko, ay, iba rin yung galing nung Kylie, iba rin yung galing nung Bella. So, talaga kanina, wala na ako in-expect. Kahit tanong niyo pa kay Mama Ray, talaga hindi. Sabi ko, noon lang, ano, kinakabahan ako, baka hindi naman ako manuhuminate eh. Noon hindi pa lumalabas yung pangalan ko, wala ako sa best supporting, sabi ko. Wala ako sa best supporting. Best so, ano pa kaya ako sa best actress? Kasi syempre, hindi malinaw sa akin kung kategory ko ba, best actress o best supporting, di ba? Pero gayunpaman, rebranded ka talaga ng best actress. Rebranded? At rebranded with an award. First best actress mo ba yan? Hindi naman po. First best actress ko yung Star Awards for TV. Hindi sa movies? Supporting ako sa Orian. Supporting ako sa Orian. Magkakapaong Kapampangan film din to. So may swerte ako sa Kapampangan film. Kaya lang alam ka naman laging Kapampangan film. Mas mataas na OTF mo ngayon. Oh, nailolit. Ewan ko lang. Sana naman po, dahil apat po yung anak ko, baka pwede naman. Pero pinakamasaya ako dahil may 100,000. Oo nga! Ano no? At hindi ko in-expect, may pahaps, diba? Lagi naman eh! Kaya hindi ko rin nabanggit kayo na, paulit ko sinasabi. Alam nyo, yung mga kaibigan ko sa press, members of the press, ang laking bagay nung minamindset nila yung jury. Nung sa premiere night, sinabi na namin may laban. Hindi, feeling ko ang laking bagay na nagandaan sila doon sa aking ipinakita. Oh. Diba? Na in a word of mouth nila, sinusulat nila. Kasi kung ako, syempre, parang bias ka naman sa sarili mo kung parang nagalingan ka sa sarili mo. Diba? Pero galing sa inyo, eh syempre parang doon ka lang, ay talaga, yung gano'n. Tapos ang head ng jury pa si Dali De Leon. Kayo na nga, Miss Dali De Leon. Na sabi nga, wow, talaga nilaban ka ni Miss Dali, ganyan-ganyan. Kasi alam ko naman, very tight talaga yung ano namin. So totoo lang, wala na talaga ako dapat balak kumatid. Huh? Pero, tinawagan wala ko balak kumatid, pero ang out. Bagong gawa. Tinawagan ka sa'yo, nangalo ka dyan. Hindi, wala. O ano nagpabago isip mo, ba't ka umatid? Hindi kasi sabi ni Moises, sabi ng TC, mag-present ka naman, best support. Ang ilalagay naman kita sa category na main ano. Sabi ka, okay, kasi sayang naman, ginawa na ako ng damit na. Ano ko eh, nung sponsor ko eh. Sabi ko sa Soul Sisters, sayang para ma-showcase ko naman. Sige, red carpet tayo. At saka presenter naman ako. Pero kung attend lang ako na nakatungangi lang ako dyan, wala, hindi na ako pumunta sana. Buti pala akong matend ako. Kasi nanginayang ako kay Kimpy ah. At tapos lang naman, wala na nga dito sa Direk Brillante and Company nung ginawa na dito. Ayun na nga. Sobra naman kawawang. Kapag hindi pa ako pumunta, di ba pa si mga staff namin nandyan. Pero si Direk Brillante may sakit. Sa totoo lang ka, message ko siya eh. Sabi ko nga, get well soon po. Niloloko ko pa nga siya. Paano yung pag nanalo ka? Kasi, edi umakit ka para dalawang best kang akit dahil best actress ka. Yeah. Parang dinideclare niya sa akin. Siyempre, ako naman, love your own eh. Siyempre, si Jaka nyo si Ren, nag-declare na kailangan magpagawa ka ng gown. Kaya nga love na love ko si Ate Jane eh. Pero hindi nga gown eh, kasi summer daw. So, cocktail dress. Ba't hindi sinama ni Christopher? Hindi, si Christopher kasi, sabi niya, yung kaba niya, alam mo yun, at alam mo yung mahihain si Christopher, yung kaba niya yung kaya mo na yan. Pero bebe, alam ko, nanalo ka. Ako naman, hindi, win or lose, sabi ko, basta pupunta ako na magpapaganda ako at ano, bahala na, di ba? Kasi kung sa akin. Pero lumabas yung pangalan ko sa tatlo kami, doon pa lang sobrang natuwa ako. Kasi kinakabahan nga ako nung hindi ko pa nakikita yung pangalan ko. Parang sila lang yata yung nagagalingan sa akin. Hindi yata nagagalingan yung jury. Sabi ko, wala naman yung name ko sa supporting. Sabi mo kanina, ano, sweet ka sa personal. So pag-uwi mo. Alam mo naman yan. So pag-uwi mo, gagawa kayo na. Naku! Ngayon, di ba, hanggang dito to? Mamaya, hanggang dito na to. Oh, yan. Wak-wak na.
Sana. Pero I also wish to work with Kuya Nico. From Sarmenta. Kanina I was talking to Direk June. Siyempre, baby-baby rin ako niyan. Barber stage, mga ginawa namin dati. So sabi ko, sana we can work together because, siyempre, ang galing-galing naman ni Kuya Nico. Kuya ko talaga siya. Isa sa mga kuya ko sa industriya. Kimpi and Nick from Nick. So, masaya ni Nico dati, nagka-work? Ano eh, parang meron kaming, hindi serye, pero meron kaming parang ano, short series lang noon. Bata pa ako, tapos syempre, siya yung childhood crush ko noon, di ba? Sila ni Kimpi, ganyan. So, oo, si, aside from Gabi Concepcion, pero si... Baka naman, Mars! Baka naman, Mars! Okay na ako kahit hindi na ako manalo. Total, sabi ko magagaling din sila. Nung nakita ko yung P100, hindi ka lang. Naging competitive ako. Parang gusto ko napitan si Miss Dali. Miss Dali, ako ba yun? Baka naman. Baka naman Miss Dali, bigay mo na sa akin. Ako anak ko eh. De, pero kidding aside, thank you po sa inyong lahat. Iba rin kayong mag-mindset ng mga manood, ng mga tao. Pero sana naman. Baka naman yung isipin nila. Hindi, hindi ko sabihin. Iba yung suporta ng press. Alam mo, hindi ina-underestimate talaga kahit na may social media na ang suporta ng mga kaibigan ko po sa press kahit na hindi ko naman kaibigan pero sinusulat ko yung pelikula namin Even Here Comes the Groom. Ang laki-laking bagay nun. Imagine mo kung hindi pa, di lalo nang walang nakanood, di ba? Sana ito na yung hudyat para please panoorin niyo po yung apag. Para makita niyo lang, bakit ito yung best actress? Wow! Ang picture lang ka namin dyan.